ganda na yung panahon ngayon at yan ang gusto ng mga magsasaka, uulan, aataw. Hindi alam na ano na ito is pwedeng maging pagkain. One or two decades, merong outbreak sa baboy ang campaign yan, lalo sa mga kabataan. Para mas makakampaign tayo ng pag-aalaga ng isda. Pag-aalaga natin, pag-uusapan po natin ang mga negosyong pangkabataan. Mag-agree na tayo! Magandang araw, ako po si Amy Buico at ito ang Mag-agree na tayo. Ngayong araw, kasama ko po si Engineer Rosendo So, ang chairman ng SINAG o Samahan ng Industriya ng Agrikultura. Rosendo! Ay, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Yan, lahat na. Sabi ko nga, walang oras at pinipili ang ating programa, Rosendo. Lahat. Anong oras, anong araw, available po tayo. Ayan, meron po tayo makikita sa screen namin. Ayan, nakalagay dyan saan nyo kayo papanood, saan nyo kami makikita. Ayan, meron kami sa YouTube, meron kami sa Facebook, meron din kami sa Daily Motion. Ayan, palaki na ng palaki ang ating network, Rosendo. Sigurado marami nang nanonood at nakakaroon na ng interest na magbalik agrikultura. I think ang government ngayon mukhang ano rin nakita yung importante ng agriculture, lalo na yung Vietnam nag-import ng bigas from India, no? So for the past 20 to 25 years hindi sila nag-aangkat ng bigas. Ngayon nag-aangkat sila ng bigas. So talagang makita natin na ang agriculture ang very important sa isang bansa. Opo, sabi nga nila ang agriculture ang backbone po ng bawat bansa So sabi nila, pwede ka mabuhay nang walang damit pero yung gutom ka, hirap na hirap yung gumalawang yung buong katawan pagka ang iyong sikmura na po ang tumatawag. Kaya nga itong ating show Rosendo, napakaganda kasi ang dami po nating natututunan, hindi lang natututunan, nagiging updated pa tayo. Ano ba talaga ang kalagayan ng mga industriya sa agrikultura? Ito nga meron tayo na naging topic yung sa paminta. Meron tayong mga agritourism na farm na napupuntahan na rin. Tapos meron tayong mga pagdating sa livestock. Ano ba yung mga kalagayan ng ating mga pagmamanukan, pagbababoy, yung sa baka, sa kalabaw, may kambing na rin tayo, may isda. Alam mo ba kasi, iniisip ko, ano pa ba yung pwede nating i-feature susunod? Kasi parang nadaanan na natin lahat. Kagaya niyan, yung bangus industry, hindi pa natin napasukan. Yan. Yung ina-request ko sa'yo next time. Yung alibango, wala pa, no? Marami pa na na industriya na hindi natin napasukan, no? And yung byproduct nila hindi pa din natin napasukan. Kasi yung processing kung paano gagawin, di ba? Yung mga yung sa palay ba yung naano na ba natin yung yung sa seed grower ng palay kung paano nila ginagawa? Binhi ba ito? Binhi? Binhi ng mga seed grower kung paano sila nagproproduce para sa field rice, gano'n. Wala pa, no? Opo. Alam ko may nakausap na tayo na nagbibinhi. Nagtatanim ng binhi. Pero yung mas deeper pa doon, yung papunta na mismo sa field rice, siguro maganda kung makakuha din tayo ng speaker galing mismo sa field rice. Yeah, oo. Kasi ang budget ng kasi yung rice tariffication dapat mag-increase sila doon sa binhi. Ibig sabihin yung binhi na i-produce nila, dapat tumaas yung kalidad, no? And yung production dapat tumaas. Paano nila ginagawa 'yon? Dapat malaman din natin. Yan. Guys, sige, assignment ko assignment yan. Assignment mo yun. noted. So yan yung mga isa lang sa mga topic na pag-aaralan natin dito. Marami pa po tayo.
in amoy na workout ko kasi ndo yung sa honeybee. Ah, tingnan ng honey. Titingnan natin kung makakapunta ako o magsusubukan tong makapag on location. Wow, maganda 'yon. Maganda. Subukan natin 'yan para makita natin talaga yung paano pinoproseso at makita din ng ating mga viewers. Pero kasi ndo nung kabataan mo ba, ikaw ba na hilig umakyat ng mga puno-puno? Ako kasi, nahilig ako talaga, Indian mango. Yan, inaakyat ko yan eh. Tapos niyuyugyug namin, may mga nauhulog na, ano yun, yung beetle. Sa lagubang. Mga, sa lagubang, ayan. Inaakyat namin yan, mga manggahan. Dito kasi, kinakain mo yung sa lagubang? Marami. Oo. Oo! Nung bata yeah. ako, pero ngayon hindi na. Yeah. Pero pagkasal na sa laginto. Oo. Oh. Yeah, okay. Yan yung mga nakikita natin dati. Yung dating nai-enjoy natin dun sa kabataan, ngayon hindi na nai-enjoy na mga kabataan ngayon kasi nasa computer sila o naglaro na lang. yung na-miss nila, yung mga talagang akyatan ng puno, yung mga tree house. Yeah. Try ko yun kasi do, kahit mga sako-sako lang yun nakalagay doon na pangpader mo dati, pwede na eh. Yeah. Mga lumang kahoy, yan. Pero yun nga, nabanggit ko po sa inyo, manggahan, yan. Dito sa amin maraming manggahan. Mamaya kasi do, parang may ipapakilala ka sa akin na speaker na talagang maganda ang kanyang background at marami ng experience pagdating sa pagmamangga. Excited ako dyan. Yeah, oh. And ano, dati kasi ang dami natin export sa manga eh, no? We hope na no, babalik 'yon dahil yung manga natin dito tinamaan ng ano eh, yung sa Korikong ng tawag. Kaya medyo nagka-problema. Pero yung mga farmers natin sa mango, mga contractor eh porsigi pa rin at naghahanap ng solusyon. Para at least makaproduce. Yan. Eh, ang sarap pa naman ng mangga. Oo. yung mangga natin, eh, maski saan na pumunta, eh, ano pa rin, the best pa rin yung ano natin, mangga natin. Kasi yung mga ibang countries, malalaki, pero yung juiciness, eh, hindi kagaya yung nandito sa atin. Hmm. Sa atin, matamis. Malinaw na. Matamis. Yan ang mga mangga. Opo. Saka mabango. Yun yung nagustuhan ko. Pagka dumadaan ka dito, tapos subukan mo, kasendo, buksan mo yung bintana mo. Lahat purong puno ng mangga yan. Naku, napakabango. Yan ang ano, buhay probinsya nga, sabi nila. Yan, sa ating mga manonood, mamaya po may makakasama kami na eksperto pagdating po sa pagmamangga. Abangan nyo po yan. Ito po ang mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo. Babalik po, mag-agree na tayo. Sabi po namin kanina, may makakasama kami na talagang matagal na po sa larangan ng pagmamangga. Kasendo, sino po ang ating makakasama ngayon? Yeah, maswerte tayo. At kasi busy yung ano, eh, pag-ani ng mangga ngayon. Eh, pero binigyan tayo ng oras, no? Ni Manong Danilo Torrio. At siya, eh, ano, 35 years nang nagmamangga. Imagine, eh, 49 years old lang siya. Ibig sabihin, 14 years old nung bata pa. Sumasama niya sa tatay niya at nag-harvest ng mangga, nag-spray ng mangga. So malaking experience, no? Na ganun kahaba na nagmamangga, 35 years. Opo, ayan, kasama nga po natin si Tatay Danilo. Tatay Danilo, hello po. Hello po. Ayan, isa-isahin natin yan mamaya. Kasi daw, simulan natin na tanungan ngayon. Sa 35 years, nako, alam ko maraming maisi-share sa atin na kaalaman itong si Tatay Danilo. Yes, maganda yan. At least eh, yung mga papasok pa lang, at least eh, malalaman kung ano bang sekreto. Ang atin na ni Manong Danilo. Ayan. Tay Danilo, simulan ko po yung tanong. Opo.
paano po ba magtatanim ba ako ng mangga? Bibili na ba ako ng puno? Ano ba yung tamang proseso? Paano po ba simula ng pagmamangga? Ang sa akin mo, madam, ang umpisan po ng mangga sa akin, pagka nagtanim po ako, talagang ipinaplano po yung madam sa sa clearance niya, sa allowance na di dapat dikit-dikit, at saka maganda yung madam, yung variety na itatanim. Speaking of variety po, di ba kalabaw lang naman ang variety, tapos pico, o meron pang variety yung mismo kalabaw? Kasi kung minsan mo, madam, kung tagang bibili po kayo ng binhis dyan sa pinagbibilian namin, kung minsan mayroon din nakakasamang mga Indian, kung hindi mo rin titignan. Tay, gano'n ba sa inyo? Kasi parang alam ko, nag-exporting kayo. Gano po ba kalaki ang industriya ng manggahan sa palagay niyo dito sa ating bansa? Kung talagang sa industriya, madam, ang pag-uusapan diyan, talagang malaki, madam, ang pinoproblema lang, kaya hindi makuha yung eksakto, takinoko lang pa yung supply talagang sa mga naninirang mga insekto ang isang dahilan kung kaya hindi makuha yung tamang dami ng supply. Kung sa supply, madam, bitin po ang supply natin dahil sa mga insekto, sa mga problema na hinaharap. Yeah, ang nangyayari, Emi, kasi ang nangyayari ngayon, yung Coricom na sinasabi, yun ang malaking problema. Kaya tanuin natin kay Manong kung paano ba nila ginagawa, no? At least para malaman natin. Manong Danilo, is dahil alam natin yung kalaban is tong Coricom, no? So ano pang ginagawa natin ngayon para at least kasi wala naman gamot na pangpatay, no? For the past years, yun ang problema natin. So ano bang ginagawa ninyo? Sir, ang ginagawa ko ngayon para makontrol yung pagtuloy ng botil, kasi maaga po silang naninira, kaya inuunahan na natin sila, 33 days na hugas, sinasama na natin ng sari-saring gamot, mayroon puro pyropos, kalbaril, saka malatayon, halo-halo po. Bali, ang ginagawa namin, nagkakaktiling po kami ng mga insecticide. Nimbisi din, kasama pa rin yung nimbisi din. Tapos sir, every other day sir, ganun katindi yung pag-apply namin ng spray para maitaboy lang. Ang ginagawa namin kasi parang binubugaw lang po namin yung kurikong, hindi namin sila makita kasi tagabi sila umatake. Kaya ang ginagawa, parang every other day lang po yung pag-spray, pagitan. Parang binubugaw lang po lang, tapos para mga ilang araw po yun, saka binabalot na kaagad. Kaya ang ginagawa ninyo is pinapalayo lang yung mga insekto para hindi pumunta dun sa area, kaya nag-spray kayo. Tama, no? Opo, sir. Opo. Tapos ilang days, kano kalaki yung butil, nag-umpisa na kayo magbalot? Dati po, sir, ang ginagawa namin, nagbabalot kami 50 days hanggang 55. Ngayon, inagahan na namin. 37 days, sir, hanggang... 30, dati, sir, 55 days. Ngayon, 37 days. Doon na kami nagbabalo na, sir. Ah, ang akan. Opo. Pero ito is per butil niyo binabalot? Or paano? Pagka 35 days, di yung butil parang 25 cents, ganun kalaki na, or malis mas maliit pa? And yung 37 days po, sir, 37 days po yung umpisa namin. 37 days yung butil ba, kano kalaki yun? Parang lang po, sir, parang sinlaki ng mais po siya, sir. Ah, ganun kaliit?
Opo, sir. Mais ng ano, hybrid po, sir. Ang mga ganon. Nag-umpisa na kayo nagbalot. Opo, sir. Kasi kung hindi ka mag-aaga ngayon, sir, talagang matindi itong kulikong, sir. Isang gabi, dalawang gabi, yari na talaga yung mangga natin. Ubus na po. Itong kurikong nito nag-start mga 8 years ago o ilan taon na itong kurikong nito? Ganyan po, sir, mga 10 years na po. Mga hindi ako nagkakamali, sir, 2009 yata, 2010 po. Yeah, Emi, kasi yung dati, before that, hindi binabalot yung mangga. Ngayon, matrabaho talaga, isa-isa binabalot nila. Kaya yung dating trabaho, ngayon, mas mahirap. Opo, parang nadoble. Pero ito, Tatay Danilo, dun ba sa pagbabalot nyo ng mas maaga, may epekto ba to sa laki, sa paglaki ng bunga? Kasi, di ba, pagka siyempre kulob na yun eh. Ano po? Mas ba yung bunga o hindi naman? Ano po, madam, kung sa laki, sa paglaki ng bunga, ay wala pong epekto po. Mas maganda po, mas makinis siya dahil naaga siyang nabalutan, nakulob, kumbaga maaga siyang nakulob, pumuti po siya, puting-puti po yung bunga. Kaya lang ang epekto po, madam, sa gastos kasi marami pang malalaglag. Yun yung time na yun dahil yung mga abnormal mapapasama pa. Yung mga sinasabing baluktot, mapapasama hanggang sa siyempre, yung mga nagbabalot din natin, mapapasama, mababalot, yun ang isang malaki na dagdag gastos po. Dahil umaabot ng ano po yung madam, kung kikwintayin natin ang gastos natin sa balot, ang isang balot po halos piso po. So kung meron ka 500 na bunga, nabawa, sabihin natin, sa ilang puno lang yon 500 na bunga, kasi alam naman natin, maraming mamunga ang mangga. Opo. Ito yung 500 pesos agad na ibabayad dun sa ano. Oh, masakit pagbalot po sa bulsa. Oo. Opo, libre. Libre ano po yun, madam? Libre pagkain, lahat. Oo. Tay, ano yun? Maghapon yun, di ba? Opo, mag-umpisa ng pagbabalot, kasi mano-mano yun. Mag-umpisa po sa ano po, madam, umaga hanggang hapon. May hagdanan po sila, madam. Hagdanan po. So, yeah, dagdag gastos. Sige na nga, tay, pasukin na natin itong mga peste na ito. Ano-ano ba yung mga sakit maliban pa po sa kurikong na nakukuha dito ng mga pananim nating mangga? Isa-isahin natin. Ang mga problema natin sa mangga, madam, itong talakitik. At saka fruit fly. Fruit fly yung nanunusok po din po. Saka po yung ano yung stem borer. Saka itong kurikong. Yun lang po naman yung mga talakitik, fruit fly, stem borer, parang sa amin magmamangga, normal na lang namin yung kalaban, kumbaga kayang-kaya na lang namin yun dahil nakikita po. Ang matindi na talagang pinagpuproblema namin na talagang nahihirapan kami na talagang hindi namin nakikita na umatake, itong kurikong po. Itong pinaka number one po. Yun ang mga anong peste ngayon. Kaya ano yung nakikita ko, di ba, yung bawa, hilaw pa yung mangga, tapos parang may mga puti-puti na parang amag ba yun? Ano tawag doon? Mga ano po yung madam, mga scab po yun, mga anthracnose. Parang ano lang po yung madam, kuwaso, ulan po yun. Ah. Oo. Yun, madali na lang yun. Hindi na siya Oo, makukuha po so yung madam sa fungicide po, mga systemic fungicide. Baka nakulangan po lang sa systemic fungicide. Kaya nagkaganon po yun. Parang ano lang po yun. Yung, alimbawa, yung nag-alaga ng mangga na yun, parang bitin lang po siyang i-apply ng malakas na fungicide. Kaya nagkaganon po yun. Opo. Kay, nabanggit mo yun sa pag-i-spray. Kasi naranasan namin yan na mag-alaga ng mangga, no? Tapos mag-i-spray kami, parang nasa, no? Kasama ba ang ulan pagka nag-i-spray ka? Depende po, ma'am. Sa tingin ko, sa tagal ko na po na magmamangga, ang ulan din po, pagka hindi sobra, nakakatulong din po.
Pagka sumobra, yun, naninira din po. Dahil mayroon na tayo kasing ina-apply na malakas na fungicide, systemic fungicide na makakatulong para makatuloy yung butil, hindi mabulok, hindi ma-anthracnose. Kasi sabi nila, halimbawa, nag-spray ngayon, tapos umulan, sabihin sa akin ng mga tao, naku, nalusaw yung in-spray ko. Tama ba yung term na yon? Depende po, madam. Pagka, ang ulan din po kasi, pagka yung daan, mahina lang po na ulan, parang makakatulong sa tingin ko. Pero pagka malakas siya, talagang buong maghapon, tapos kabanguhan din yung bulaklak, yun ang pinaka, mayroon din delikado doon, nakikita kong delikado. Manong yung sir, ano pala, kasi siyempre babalutin yan, no? So mahirap mag-spray yung mamangga natin dyan sa Pangasinan, umabot ng 100 na taon eh. Paano yan? Yung mga malalaking ganun kalaki, paano babalutin yan? Ang hirap niyan. Ay, sir, ano po yun eh? Mayroon din tayong mga professional na nagbabalot kung saan galing. Nag-hire po ako sa Zambales na talagang diyan din natin makikita nung kung paano sila professional niya, iaakyat nila yung hagdanan sa taas. Itatali nila doon sa puno hanggang sa lalagyan nila. At saka parang naka-arnish din sila sa katawan nila. May protection. Kasi Emmy, yung lockdown ang gusto ng government, tatlo lang pwedeng pumasok dun sa lugar. Paano yan yung mga local na tao, hindi naman basta-basta na makaakyat sa puno, di ba? Kasi dapat train yan. Dati na kaya yung nag-aani ng mangga, dala nila yung tao. Minsan 20, 30 yan, dinadala sa isang lugar. Kaya hindi nila naintindihan noon na bakit yung nag-spray ng mangga kailangan ganun kadaming tao. Manong yung ano pala yung itong puno na malaki, no, kunyari yung 100 years old, mga ilan naaani na ng naaani na ninyo doon sa isang puno, ilang kilo, sir? Sa ngayon, sir, kasi sa lahat ng ini-sprayan ko, Nuevi Ecija, Pangasinan, sa Tarlac, halos yung mga century, sir, hindi na po gaanong parang madalang na rin po, sir, ang edad na ngayon na nandiyan sa mga mangga natin diyan sa mga umiedad na ng mga 30 to 50 po, sir. Okay. Opo. So yung 50 years old, ilan ang ilang kaing ang nakukuha? Sir? Mayroon din, mayroon tayong makukuha ang mga halos 70 kaing. Umabot ng 14,000 pala. Tama, 80 kasing kaing eh. 80 kaing. 70 hanggang 80 kaing times 20. So, naglaro po siya sa 14 hanggang 16,000. Yeah, malaki rin pala, no? Opo, sir. Opo. Nalula ako sa 14 to 16,000 ka, Seb, no? Opo, sir. Opo. Nakikita ko maganda pong business itong itong pagmamangga. Pero, Tay, turuan mo naman ako paano ba ako magsisimula. Ayan, pinag-usapan na natin yung 50 na taon sinasabi ni Kasendo. Ilang taon po ba talaga dapat namumunga ang yung simula ng pagbubunga ng puno ng mangga? Madam, pagka ang mangga kasi, magtanim kayo, lalo na ngayon, madam, grafted na yung mangga ngayon, mga 5 years pwede nang pabunga eh. 5 years po? Oo, 5 years. Mga grafted kasi, yan ang Pero, kumbaga dahan-dahan lang din naman magbibigay, hindi naman biglaan. Parang tinuturuan din siya dahan-dahan hanggang sa nilalagyan ng pataba, hanggang sa maging mag-normal na siyang mag-supply. Sa isang taon po, ilang beses po pwedeng mag-harvest ng mangga? Depende po. Kung sa akin po,
pagka inesprayan ko po yung manggahan ko at nagbigay na manggahan na kontrata ko at nagbigay na ng marami, makikita mo na rin na tamang-tama na yung binigay niya, pwede nang hindi na siya no, ulitin. Pero pagka ibinigay niya mga kalahati, mga kumbaga nakukulangan ka pa, pwedeng ulitin hanggang dalawa hanggang pangatlo po. Depende sa ibinibigay niyang ano, bunga. Dito sa harvest hanggang dalawa hanggang tatlo, yun na po yung minimum. Opo. Sa depende ano? Sa ano, bigay niya na bunga. Basta continuous yung spray, tama ba ako? Oh, to follow up, alimbawa, namitas ka ngayon, itong time na to, namitas ka, tapos gusto mong ulitin, pang susunod na araw, pwedeng ulitin ng ano, pang pabulaklak ng ano, calcium nitrate. Yung ano pala, Manong, marami ngayon, eh, instead of potassium nitrate, calcium nitrate na lang ang ginagamit, no? Opo. Bakit ano, nag-ship sa calcium nitrate? Unang-una yan, sir, ano? Unang-una, doon kami nakakatipid sa calcium nitrate kumpara sa potassium nitrate. Halos doble kasi ang bili na baya presyo ng ano eh. Halos triple po, sir. Yung ano, baya bili ng presyo ng potassium nitrate kumpara sa calcium nitrate. Mas mura. Pero pareho lang po ang epekto. Pagka Opo. Pagka normal talaga madam, lalo na pagka na-applyan mo ng paklubutasol yung mangga, na-applyan mo ng pangkondisyon, kahit anong i-apply natin, bubulaklak po. Kaya ito bang mangga, kailangan ba elevated yung lupa pagka itatanim mo? Anong requirements pagka magsisimula ka? Elevated lupa, pati yung temperature po, ano po yung kailangan? Saka yung volume po ng tubig. Ano lang po, madam? Parang madaling alagahan lang po ang mangga. Basta na itanim mo yan, mas diligan mo. Saka hindi masira ng mga hayop, mga kambing, baka, maproteksyonan mo, okay, mabakudan mo, maabunuan mo, okay na po siya. Madali na lang po siyang ano. Ito kasi, hiyang din po yung mangga sa ating lugar. So yung klima natin, sakto lang. So, opo, hindi kailangan masyadong malamig, katulad sa Baguio. Mangga ba sa Baguio? Hindi ano eh. Mas ano kasi dito sa... yung ang gusto ng mangga, yung araw din eh. So, mainit no? Kaya sakto lang yun sa atin. Kaya dito sa atin eh, ano, nag-export tayo ng mangga. Kinukuha sa atin. Tsaka yung mga ibang mangga sa ibang country, hindi kagaya sa atin dito yung ganong katamis. Mm-hmm. Mostly yung mga mangga nila parang yung Indian mango, yung ganong klase ang tikim, yung ano niya, yung lasa niya. Lasa. Hindi kagaya sa atin, eh, iba yung lasa talaga. Pero kasi sa ibang bansa nakita ko ano, yung lalo na sa Thailand, inuulam nila talaga yung mangga. Dito sa atin, prutas. Ewan ko, nakapag-ulam na po ba kayo ng mangga kasi, no? Oo, inuulam yan yung mangga dito sa atin. Talaga ba? Yung hinog? Dito sa atin, may ginagawang ice cream pa eh, di ba? Oo, yan, kasi matamis, yan. Dahil yan yung variety ng kalabaw. Pero, Tatay Danilo, yung sa'yo, kalabaw lang ba yan o meron ka pa ibang halong variety? Mayroon din po, madam, mga halong variety, madam, mga piko. Nabibinta rin po yung piko. Parang kalabaw din po yun na ano, ang ano niya, presyo niya. Saka madaling alagaan din po yung piko. Magkano po ba ang presyuhan ngayon? Sa kalabaw po, madam? Opo, kalabaw muna tayo. Ang presyo ng kalabaw po, madam, ngayon, umaabot ng 3,000. 3,000? Opo, isang kaig po yun. 3,000 po, 3,000 halos po. Yung ano yung madam, yung special na. Dahil lang, ang klasifikasyon ng mangga sa kaing, wag na yung sa ano, sa wag muna yung sa export, sa local mo lang muna. Ang kaig po, ibubukod po yung 1, 2, 3, parang size yan na yung malala... medium large XL, yun ang umaabot ng 3,000. Tapos yung small
maabot ng 2,100. Tapos yung Kurikong, 2,000. Kurikong? Oo. Sa Dumay, hindi ka pala yung lugi sa Kurikong kasi may bumibili pa rin. Ta kasi yung Kurikong po, madam, mayroon pa rin tinitira eh. Mga tinutusok-tusok. Yung mga 3 butas, 3 bowls, ganyan. Nabibinta rin din po yun. Kung makikita mo, may black na, ano, may black na parang butas. Toldo. Oo, yun ang natamaan ng Kurikong. Parang nunal po siya. Yung size na ano, so ang retail niyan baka abot na ng 200, di ba? Opo. Per talaga kilo. Sa kasi sa ISIM po sir, eh, pumunta ko ako sa ISIM, nakita ko, nabigla po ako. Ang nakasulat doon 150. Ay yung pagkatingin ko 5 grams ang pala yon, kalahating kilo yon. Parang 300 isang kilo. Oo, malaki. Opo, 300 lang. Yeah. Saka pangit pa yung mangga, madam. Sir, yung ano ah, galing sa yung binibinta sa export ay sa ISIM. Parang ano eh, mga small lang po sila. Ah, oo, yung presyo noon dapat ano, dapat eh hindi ganoon kataas, no? Opo. Yung sa palengke, mas mura siguro. Mas mura doon. Hindi naman, madam. Magkano po? Sa palengke kasi. Magkano po presyo sa palengke? Sa palengke po, madam, mga umaabot din ng 200. Kasi pasulpot-sulpot ngayon. 200, ganyan. Yung mga, ano kasi yun eh. Pagka palengke na, madam, kasi yun, yung mga masasabi natin, mga pinag-irigikan na yun, sir, eh, madam, eh. Kasi yung mga magaganda kasi, dinadala sa Manila, kung saan-saan, ganyan. Export, ganyan. Basta gaano, madam, tumawag din sa akin yung, ano, si Mr. Tan ng Flying Horse. Inala, ang tinanong ko po ang presyo ngayon, 160 daw ngayon. Wow, tumaas pa. Opo, 160 kay Mr. Tan ng Flying Horse po. Oh, pataas 'to. Yun ibig sabihin export. Ano? Ibig sabihin eh kulang talaga ang ano, kulang ang mangga ngayon. Supply po. Yes po. Opo. Natanong ko din po 'yun, bakit nagkaganito ang presyo dahil marami din tayong kakilala sa Davao. Ang problema din daw nila doon, Kurikong din po. Ayan tay, nabanggit po yung Davao. Ang mangga ba ng Pangasinan, eh, mas masarap kaysa sa mangga ng Davao? Oo. Sabi ni... Taga Pangasinan eh. Sabi ni Mr. Tan, madam, yung ano, may-ari ng Flying Horse, ang Pangasinan daw, pagka kumakain ka ng Pangasinan at naamoy mo, talagang marami ng makakakain dahil sa amoy ng mangga. Ah, sa bango. Mabango daw po, malakas ang aroma ng Pangasinan. Opo. Eh bakit po kaya? Ay, sabi nila, madam, parang sa lugar dito sa atin, sa amin, parang tamang-tama yung klima, araw, saka yung init, saka yung lupa, na parang may buhangin atan, parang ano eh. Saka ano eh, itong Pangasinan, saka Zambales, ang alam ko naglalaban sa Tamis. Zambales. Oo, itong dalawa natin. Kaya alam mo, Amy, nung natandaan ko, mga 25 years ago yata eh, si dating ambassador Nanding Kohangko, kumuha siya ng ano, seedling sa Pangasinan pa. Dinala sa Negros para magtanim. Oh. Kasi popular talaga yung Pangasinan doon sa mango na no, lalo itong central part ng Pangasinan. Talagang sinasabi nila matamis ang mangga. Sige nga, pagka pumamalengke ako, tatanong ko, Pangasinan ba yan? Sasabihin ng mga, ano, Pangasinan yan, maski hindi taga-Pangasinan. Kahit hindi. Oo, yan ang ginagamit nilang terms na Pangasinan. Opo. Parang masarap dumayo dito kaila Tatay Danilo. Abayaan nyo, madam, pagka nakapitas tayo. Asa ka ano ngayon eh, alam nyo ang nangyayari ngayon, ang pinipitas namin ngayon, masasabi kong kulang sa edad. Dati, ang edad ng mangga,
na dapat mapitas para matamis, dapat maabot ka ng 110 to 115. Ngayon, na talagang crisis ang mangga, 95 to 100 days, pinipilit na namin pinipitas, taaburido na yung mga suki namin na wala silang ibinibinta. Kaya napipilitan. Kulang talaga. Pero hindi naman, ano, kasi syempre, ilang days lang, 95 hanggang 100. Pinipitas na namin ngayon, sa ngayon. Oo, hindi naman nag-ano, pagdating sa quality. Kasi kulang sa days eh. Ano po, madam? Parang hindi po siya, ano, parang pang hilaw ang ano doon, madam. Pang hilaw ang ano, nabibili na kaagad. Halos ang hindi na pinahinog. Opo, opo. Mm-hmm. Ayan. Mas masarap yan na alamang ang kasama dyan. Pagkainap. Yun! Kanina nag-send ng picture si Kasendo nung sa inyo ba yun? Sa kanila ba yun, Kasendo? Yung mga harvest? Oo, yung mga picture namin. Ay, sabi ko nga kulang nalang bagong eh. Nakangasib na ako kanina eh. Pero tatay, Tatay Danilo, sa pagbabalik po natin, kwentuhan mo pa kami ano pa yung mga naging experience mo sa pagmamangga. Sa pagbabalik po yan ang mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo. Babalik po ang mag-agree na tayo. Kanina, ang dami natin natututunan tungkol sa pag-harvest, sa pagtatanim. Pero tay, ilan taon? 35 years? Sa 35 years mo na pagmamangga, ano ba yung mga sabihin natin eh, yung kailan yung pinaka naging magandang panahon ng mangga para sa iyo, yung pinakamalaking kita, at saka yung naman medyo malungkot na kwento mo naman sa pagmamangga? Ang mangga po, madam, pagka magmamangga ka, talagang masasabi mo na dapat matibay ang loob mo. Talagang nandyan. Masasabi ko napakahirap ang mangga dahil unang-una, kalaban natin, kalamidad. Wala tayong kalaban-laban, tapos itong kurikong. Pero sa awa ng Diyos, sa tuloy-tuloy sa buong... Kasi ang mangga po, madam, sa isang taon, pagka nasira ka ng kalamidad, huwag kang uuro. Tuloy pa rin yan. Nasa ka maraming partida, ang diskarte po dyan, ang sa akin lang po, mag-spray ka sa ibang probinsya, sa Tarlac, Nuevi Ecija, Pangasinan. Pagka nadaanan ang Tarlac, mayroon kang matitirang sa Pangasinan. Pagka bagyo, pagka kalamidad, ang poproblemahin natin. Mayroon tayong maisisave. Saka, kung ini-spray mo lang ang mga isang lugar lang, pagka nasira ng kalamidad yon, wala na. Wala ka nang anihin. Magiging bagsak ka na. Opo. Ragal. Oo. Kaya, saka, yung importante, dasal, yan ang hindi natin kinakalimutan, na sana, panubayan tayo sa pag-apply ng mga dapat nating i-apply. Saka, sa tagal din natin ngayon, na mag-spray. Alam na natin din kung paano tayo nasira tayo ng monsoon, yung sinasabing palusot. Ngayon, pagka nasira, pwede tayong mag-ulit na naman hanggang sa magkapapatuloy din yung bunga, hanggang mayroon din maaniin na mayroon din pagbayad doon sa nasira ng kalamidad. Malong, kung nagkukontrata kayo ng mangga, no? Sa ngayon, ano bang ratio? Kunyari, may-ari ng mangga is may-ari ng mangga, pupunta kayo sa Tarlac. Ilan percent ang pupunta dun sa may-ari? Ilan percent yung pupunta sa inyo? Kasi I think lahat na gamot, lahat na ano, galing sa inyo, eh, di ba? So, opo. Paano percentage ngayon? Bali, ano po, sir, 70-30 po. 70 ang mapupunta sa amin, tapos 30 yung mapupunta sa ano, sa may-ari po. Opo. Kasi lahat na inputs galing sa inyo na, ano, gagastos, tapos yung may-ari parang yung mangga sa kanila. So yun lang ang puunan nila, ganun ba 'yon? Opo, yung kapitas, yung may-ari lang, yung may-ari ng puno, tapos
magsisirang kami ng 70-30, sagot ko na lahat ng gastos. Bali, hihintayin nila lang yung ano, 30% na parte nila. Sa ngayon po, ilan ng ano nyo, kinokontratahan nyo? Parang madami eh, kasi iba yung lugar yung sinabi ni... Opo, madam. Talagang ano, madam eh. Mayroon ako sa Nueva Ecija, sa Kuya Po, Gimba, saka diyan sa Tarlac, Pangasinan. Marami, madam, mga masasabi natin, ano, maabot na ng halos 1,000 puno po, hindi biro po na ano. Opo. Tsaka ano, parang suki-suki na rin yan eh. Kasi na-spray, dati nag-spray na siya doon. And kumita naman both sides. So palagi nilang pinapa-spray na kay Manong. Ganun nangyayari. Yeah. Opo. Parang ganun. Ganun po. Tatay Danilo, mas maganda ba yan kesa sa ako mismo magsisimula ako ng manggahan? Mas maganda ba na magkukontrata na lang ako katulad ng ginagawa nyo? Depende po rin, madam, sa ano, kontrata na. Tulad nyo, alimbawa, sa ngayon, magkukontrata kayo. Ano yun, madam, eh? Parang mag-uumpisa. Mayo, madam, kailangan nakakondisyon din niya, madam, eh. Hindi lang basta-basta magkukontrata kayo. Na parang sa mangga kasi, makikita nyo na yung dahon kung talagang pwede siyang magbigay ng bunga. Yun ang ano, yung halos tutukan natin yun. Pero pagkaalanganin, applyan muna natin ang pataba. Pero kumpara po sa kita, limbawa, gusto ko na ako mismo yung mag-ano ng manggahan ko. Mag-aasikaso, mag-ano. Mas madali ba yung magkakontrata na lang ako o kesa bibili ako ng lupa ko para ako mismo yung magpopondo doon, ako mismo yung sa mga spray, hindi na ako makakontrata. Ano yung mas, ano, pabor? Mas maganda para sa akin, madam, yung magkontrata lang muna. Dahil kung sarili yung lupa, parang iisang lugar. Dahil ang kontrata kasi, pwede mong kahit saan-saan lugar ka makakontrata na makikita mo kung saan yung location na maganda na magbigay na bunga. Opo. Pero parang nakikita ko kasi, Endo, kailangan din talaga na experience bago ka mapasok sa pangungontrata, eh, no? Oo. Oh. Eh, tatay, pasok na pasok na yung experience niya, eh. Unang tingin pa lang sa mangga, ay, kailangan na to ng spray. Ganun. Oo. Parang magulang ka din, madam, kung halimbawa, pagkatingin mo ng sariwa, siyempre, sa tingin ng ito, talagang applyan ko ito ng calcium ito, talagang bibigay ito. Parang naka-focus tayo doon sa ano kasi sa kapal ng dahon, saka kung bilang mo, tantyada mo na kung ilang buwan na yung gulang ng dahon, saka applyan mo, doon ka na mag-focus po, madam. Dahil mayroon mga ano naman, maraming puno ng mangga, kaso mayroon napahirapan na ng mga ibang katulad natin na contractor din, na iiwanan. Kasi mauutak din yung mga katulad din natin. Yung mga iba kasi, nagpabunga nila, tapos hindi na isikasuin. Oh, kawawa yung mangga naman. Maghihintay ng taon yun para makarecover. Taon bago makarecover tayo? Opo. Ilang taon? Kasi, kung hindi mo aabunuhan yung madam, mga 2-3. Kung hindi mo maabunuhan. Kailangan yun. Kasi ang mangga kasi madam, kung nagbigay ngayon ng bunga, sa susunod na taon, halos mamamahinga yan. Kahit naabunuhan po yun. Yung mga mangga ngayon, yung mga grafted, hindi na nila masyadong pinapalaki yung naabot ng tao para at least yung pag-spray. Hindi mahirap. Yung mga iba, trim nila para hindi ganun kataas. Parang bonsai kasendo. kasi kung mataas nakikita natin talaga gahatan ng mga tao . Saka madaling mabalutan po yung mabababa, sir. Madaling alagaan. Yeah. Hindi magastos, hindi magastos po yung kumpara yung ano, yung matataas na puno saka maliliit na puno, mas maliit ang budget ng ano, gastos sa grafted po.
Five, nababanggit kasi sa amin yung mga pinuprune ng mga fruit-bearing tree. Ito bang mangga pinuprune din natin to? Saka anong taon dapat? Ang pag-prune po, madam, depende po yan eh. Pagka nakita mo yung isang anya at ano, talagang halos diretso, saka dikit-dikit, kailangan natin. Pero pag tama lang yung agwat ng distansya at yung ano, saka sa gitna lang ang babawasan para hindi na siya, parang binabantayan din talaga yung mangga para hindi na siya lumaki. Mm-hmm. Sa gitna lang ano, babawasan. Kasi ang nagbibigay ng mangga po yung salaylayan niya saka sa gitna. Sa mismo sa taas niya at sa dulo, hindi na po doon nag hindi na po nagbubunga po yun. Tay, hindi kayo nag ano, nag Indian mango kasi sa amin dito Indian mango ang ano. Ayun, ano madam? Ang Indian mango dito madam, hinihingi. Wala. Binibigay. Hindi binibigay. Hindi kita. Oh, wala kita doon sa Indian mango. Talaga ano lang. Normal lang sa tao, normal lang sa amin na hinihingi po yun. Makapunta nga dyan. Oh, libre dito. Isang kaing. Opo, walang problema. Yung mga puno eh. Yun ang inaakyat ko dati na puno ng mangga at kasendo. Talagang pagka-bakasyon, talagang hindi pwedeng hindi. Kasama na yun sa childhood memories ko. Yung Indian mango, ano eh, asin, pwede na eh. Oo po. Etong ano, etong mangga natin, yung nasa Santa Barbara, may nagkokontrata pa ba doon, doon sa yung mga century-old na mga puno doon? Opo, sir, mayroon din po doon. Marami din nag-i-spray din doon sa Santa Barbara. Kung sino-sino po yung nakandoon, mga taga San Carlos, taga Calasiao, taga Malasiki din po. Kung saan-saan din po yung ano, nag-i-spray. Kaya kasi kanina nabanggit mo yung distansya. Paulit-ulit ko nadidinig yun eh. Ano po ba yung tamang distansya ng mangga? Depende po sa ano yan, madam, sa ano eh. Kasi sa distansya din po, basta mayroon mga masasabi ilang din natin metro? Na mga 5 metro, ganyan, madam. Basta hindi dumikit yung 'di ba dalawa yung puno, halimbawa yung dahon niya, basta hindi sila mag-abutan. Kasi depende yun sa madam eh, pagka maliit pa rin maliit yung mangga tapos hindi siya binabantayan siya na pinupruning palagi sa ibabaw para hindi lumaki, kahit na ano lang siya, mga 5 meters ganyan, basta hindi mag-abot niyan yung dahon. May parang may singaw siya na may ala, may clearance siya, may allowance siya na. Yung modern na ano kasi, Emmy, yung mga nag-treat-treat. Yun, malalapit na ang talim nila. Pero yung, kunyari, yung kung may manggahan kang, kung may lupa kang malaki, kung gusto mo yung mangga, tataas ng mga 10 feet, ganun, to 20 feet, no? Ang distansya na inaano nila, nasa 15 meters ang distansya. Pero ngayon kasi, kung maliliit na lang ang inaano nila, may mga nag-aano ng 5 meters na lang. Oh, 5 meters. Kayang-kaya na. Opo, parang ginagaya nila, madam, yung ano, programa ng Thailand na talaga lahat ng malalaking puno sa Thailand, nung pumunta kami, nang binisita kami ng beer doon, lahat nakapasya kami sa farm nila. Lahat daw ng mga century nila, puro inalis yun. Pinalitan ng mga grafter, di na hanggang tamang-tama yung agwat kataas. Mga mabababa lang siya, saka malapitan yung ano, distansya niya. Tamang-tama. Tapos mag-i-spray, saka makakadaan yung makinarya nila na mag-i-spray sa gitna. Yun ang ano. Saka maganda yung ano nila, variety nila. Iba yung variety ng ano ngayon, Thailand. Yan yung sabi mo, mga makabago. Meron ba tayong mga bagong teknolohiya sa pagmamangga? Sa ngayon, madam, parang ganun pa rin, madam. Spray pa rin. Opo. Traditional pa rin ang ating traditional mo. Sa ano, ma'am? Sa ibang
bansa, mayroon na. Parang nauuna na sila sa tulad sa Thailand. Unang-una, makinarya nila, nakasakay sa traktura na yung spring nila doon sa likod. Hindi na sila hindi na nila kailangan ng manpower na mag-i-spray. Una nang aakyat, yung dadaan na yung traktora, tapos mayroong makinarya sa likod, nakabuga na yung spray sa mangga, parang nag-iisa lang tao. Tulad na, pero dito sa atin, halos umaakyat pa rin na mayroong hawak na kawayan, nasa dulo yung handle, yun, naka-spray pa lang, mano-mano pa yung sa atin. Opo, manuman. Kaya kailangan talaga ko, Amy, nakita ko dun sa isang video, yung mangga, may makina sila, sineshake nila yung puno, puno para buwasan yung puno. Yung bumas? Yeah. Yeah. May mga, may mga countries na sineshake na lang yung puno para bumagsak yung bunga. Opo. Pero kasi, bakit kaya hindi natin ma-i-apply yung mga baka bagong teknolohiya na yan dito sa ating bansa? Yung mangga natin kasi malalaki dito sa atin. Yung sinasabing ni Manong Danilo, mostly, 25 years, ganun na. No? So, 50 years, so malalaki talaga. So, dapat siguro kung may bagong magpasok at magtatanim, yung spacing tsaka yung daanan ng tractor dapat gawin siguro ng ganung klase. Opo. Saka yung mga makinarya, may suporta ba diyan ng ating gobyerno? Kasi 'di ba sabi mo yung sa industriya ng tubo, meron. Ito ini-export din natin ang mangga, may suporta ba diyan ang Tanong natin kay Manong Danilo. Mayroon din, sir. Mayroon din sa mayroon din kasi member din po ako ng Mango Value Clubs ng Mango diyan sa kay Manong Lito Arenas. Pero din kumbaga calcium nitrate ang ibibigay na tulong ng gobyerno. Pero kung maaari sana yung mga kung mayroon sana kung sa kabinhi pala mayroon ding libre na binhi na mangga. Pero pero talaga kaya namin mga magmamangga. Ang iniintay lang namin talaga na talagang magawa ng solusyon para buhay na naman ang hanap buhay sa mangga itong laban sa Kurikong. Pag na-resorba na yung madam, balik normal na ang produce ng mangga ng bansa natin, talagang marami. Ito lang kasi ang Kurikong. Opo. Kurikong talaga lang. Ang pinaka number one. Ano yung itsura ng Kurikong? Naka-curious tuloy ako dyan sa Kurikong eh. Maliit sa madam? Maliit sa Labo. Maliit sa... hindi ba yun yung parang itim-itim tay? Maliit sa lamok po siya. Alam nyo yung lamok, madam, yung lamok. Mas maliit din po siya. Tapos gabi siya umatake. Kahit na pailawan natin yung mga manggahan ay hindi talaga kakayanin. Mayroon din eksperimento na kasama namin na naglagay-lagay ng mga ilaw sa puno-puno. Dami-dami ng eksperimento. Naglagay na ng ilaw bawat puno. Nag-spray ng gabi. Wala din man. Parang aywan ko kung paano itong insekto na ito. Tapos 10 years na po yan. Walang solusyon. 10 years lang madam sa Pangasinan. Pero sa ibang probinsya, galing sa Batangas, halos nauna sila doon. Matagal na doon. Opo. So yan talaga ang sumisira sa mga manggahan natin. At yan talaga ang dapat nahanapan ng solusyon. Pag nahanapan na yung solusyon niya madam yung pang Kurikong, ay balik normal na yung namin talaga siguro. Diyan na lang kasi sabi na kasi ng may-ari ng Flying Horse kasi Mr. Tan talagang sabi niya talagang kulang din tayo. Alam naman ng mga big company ng mga beer, mga multinational na company na problema talagang Kurikong. Ang
Ang problema lang, bakit walang ano, wala silang eksakto na makuha na pang-control, hindi na magawa. Okay. Bakit kaya yun? Hindi pa ano yun, kay Sir, kung ano yun, kung hindi pa magsagot sa gobyerno natin, dahil sa akin din kasi, yung mga UOP, sina si Dr. Medina, pumunta din sa bahay, nag-sample sila, nag-demo sila, pero parang halo-halo din eh, parang cocktailing na ano gamot. Parang ano lang, parang binubugaw lang siya. Pambugaw lang, wala talagang pampatay. Opo. Dapat siguro yung research ng atin ano, yes, po, research Department of Agriculture ayusin yun para at least magkaroon ng solusyon kasi ang tagal na, 10 taon na. Wala pa tayong solusyon, no? For the past years, yun ang problema ng nagmamangga talaga. Ang maganda pagka nasolusyonan kasi mababa ang presyo sa merkado. yun talaga yung habol ko para makabili ng madami pang mango float. okay lang naman ano eh. Bumaba mas yung presyo pero marami naman ang ani, no? So, ang problema kasi ano eh, kung konti ang ani na tamaan, talagang tataas talagang presyo. Tataas din. Okay. Saka hindi kasi kasendo, iniisip ko, sayang. Kasi yan yung isang source natin sa export eh, di ba? Yeah. Number one ng Philippines din sa pag-export ng mangga. So, kung hindi natin masasolusyonan to, mababa ang ating production, eh baka yung mga kliyente natin sa ibang bansa, hindi na tayo, alam mo na, hindi na sa atin kumuha dahil mababa nga ang production natin. Kahit sabihin natin maganda yung quality. So, yun yung naman yung sa akin. Pero Tatay Danilo, na-curious ako. Ang pag-harvest po ba ng mangga ay mano-mano pa rin? Talagang kinusungkit ba yan sa inyo? Kinukuha ng kamay? Ano na ang gamit natin dyan? Kasi nabanggit ni Kasendo, naalala ko, sineshake yun sa ibang bansa. Eh. Sa atin, ano po? Parang ganun din yung pang madam. May ano, mayroon siyang kakawayan, tapos mayroon siyang net na nakalagay doon sa dulo. Para ano, hindi siya malamog. Parang mano-mano pa rin sa atin. Hindi tulad ng ibang company na talagang ano na sila, masyado na silang advanced yung sa atin pa rin. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Daan-daan pa rin na kailangan mo pa rin ng maraming tao. Oo, manpower pa rin. Opo. Pero ang maganda naman dito kasi, Endoy, nabibigyan natin ng trabaho yung iba. Kasi pagka nagmakinarya na tayo, wala na silang trabaho. Naman yun naisip ko. Yeah, so yun. Pero siyempre ano, kung may additional na magtatanim ngayon, sa future naman yun eh. Sa ngayon wala talaga tayong kailangan talaga natin yung mga tao natin. Yes po, manpower talaga. Tatay Danilo, bago tayo magtapos, meron ka bang mga maipapayo sa amin na talagang sa 35 years, sabi mo nang ina-apply mo hanggang sa ngayon ng mga learnings? Ano lang yan, madam? Ang ano ko lang, sa mangga, talagang kung pumunta ka sa hanap buhay ng mangga, talagang huwag kang, kung nasiraan ka ng isang partida, pangalawang partida, huwag kang susuko. Ang mangga po, mahaba po yan. Umpisa po tayo ng yun, matatapos ng Mayo. Kaya, kung nasira, kung alimbawa nasira na yung trabaho mo at sumuko ka, kailangan huwag kang sumuko. Tuloy-tuloy mo pa rin yan. Dahil ang mangga naman kasi, ano yan eh, may mga lugar na magbibigay din sa'yo ng nalugi ka doon sa kabila, babawi ka, hanggang sa makarecover din po. So, tuloy-tuloy lang ang laban. Speaking of recovery, itong mga ano natin, bagyo na dumating sa atin, may tanong ako, nakasama po ba kayo sa mga crop insurance? Ano ba yun kasi ito? Crop insurance ba? Crop insurance, yeah. Yes. Kasama po ba ang mangga? Hindi po. Hindi po kasama ang crop insurance. Itong mga nagkalaglagan na bunga kay Ulysses, sa mga nagdaang pagyo, walang ano tayo dyan? Ang logic ko nga no, nakaraan, ma'am, na nalaglag na mangga ko, bilhin yung mga 5,000 kaing kay Ulysses, ano?
Pero ang crop insurance lang kasi ang alam ko parang ano eh, mga palay lang, mais. Pero sa mangga, yan ang ano, yan ang pinaplano niyang ano yata dito sa amin. Pero wala pa, hanggang ngayon wala pa rin yun na hindi kasama ang mangga. Bakit hindi po kasama ang mangga? Napaisip ko man. Parang sa tingin ko, madam, nung sa nakausap ko ang ano, sa gobyerno, natanong ko rin yan, parang mahirap tantyahin ang gasto sa mangga. Hindi tulad sa hektarya ng mangga, palay, na pumunta sa palay kasi, ano lang, abono, halos abono lang sa kabinhi. Ay, sa mangga din kasi, insecticide. Alam nyo naman ang insecticide, andami, fungicide, andami. Ayan, parang sa estimate, hindi magkasundo ata. Sa balita ko, parang ganun. Parang nakakalungkot naman yun. Oh, yeah. Kung mayroon yung madam din. Kung mayroon yung madam din, ano, malaking bagay yun para sa amin. Dahil mayroon kaming pag-uumpisaan uli. Yeah. Sa tingin ko, ano eh, yung edad ng mangga, kasi may mga 10 years, may 15 years, may 20 years, may 25 years. So, siguro, yung estimate ng harvest eh, hindi pare-pareho, kaya nahihirapan sila. Pero we hope na, no, in the future, maayos natin para at least masama yung etong mangga dun sa crop, no, na sinasabi natin na crop insurance. Parang kahit hindi man buo, kahit mga kalahati lang kasendo, kundi talaga nila ma-estimate yung buo. Para at least meron pang simula man lang. Parang gano'n naisip ko. Yan ang mga ano, yan yung nakakalungkot. Kasi syempre, lahat naman mo na abutan ng bagyo. Mga kalamidad, pandemya pa. Pati na nga lang eh. Ngayon po ba medyo maluwag na sa inyo sa pandemya? 2021 na. Sa ngayon po ngayon, sawa ng Diyos, medyo lahat ng nakatruck na nakasakay ang mga tao ko, halos sa mga truck ngayon, parang maluwag ngayon. Ang ini-stickuhan nila, mga van, mga plus van, mga ano. Kaya medyo maluwag na rin, masasabi ko na maluwag na rin po. Kapagbiyahe na po tayo ng maayos. Opo. Normal na lang. Sana nga magtuloy-tuloy na lang, magtuloy-tuloy po ito para hindi na rin po dumagdag na problema namin yung pag-harvest, pagsita, mga pagbiyahe ng produkto namin na tuloy-tuloy pa rin. Sana nandiyan si Sir. Palagi nandiyan si Sir at lagi tumutulong sa amin. Alam mo, Emmy, mostly nahahawa yung mga taga-probinsya. Mostly, taga Metro Manila yung pupunta. Kaya hindi naman talaga dito sa atin. Taga Metro Manila, eh. Pagka may umuwi, nanenervyos kami. Pero totoo yun, dito sa probinsya, wala na halos eh, di ba? Talagang maluwag na. Pag may dumating na tayo, yan, meron. Pero we hope po na magtuloy-tuloy na nga po. And Tatay Danilo, sa 3,000 eh, maganda-ganda na pong presyo. Para nakikita kong maganda na ang iyong ngiti. Sana nga. Kaya lang, madam, 3,000, punti lang yung binabiyahe. Mahirap. Tulad yung binabiyahe ko, mamimitas ako sa 15. Umpisa na ako bukas mamitas, dalawang araw. Parang kung saan-saan papuno ako kahagilap ng dadalhin ko sa Manila. Hindi tulad nung isang pitasan lang sa isang araw, kayang-kaya natin, madali lang. Sa ngayon, dalawang araw ka pa makapag-iipon halos sa isang biyahe. Pero at least po konti lang kasi ang harvest. Konti opo, ang, opo. Ang ano, kasi maraming tinamaan nga ng korikong gano'n. Saka yung opo. Typhoon na dumaan. Yes po, opo, yan yung mga kailangan natin i-address. Huwag natin i-neglect yung mga factors na yon para sa mga presyuhan. Pero at least like meron kang may anika at may magandang presyo, 'di ba? Oh, may pang-ikot na naman sa gastos. Yes po. Balik po hunan, may tubo pa ata 'yun eh. Ay, wala pa, madam.
Wala pa. Oh, eh, malapit na yan. Mahaba pa naman ang ano. Malalaman na, ma'am. Kailan po ba katagal ang harvest time? Yan. Ang huling tanong ko na yan. Ano na, madam? Umpisa na ngayon, madam, na paisa-isa. Hanggang Mayo po yan? Hanggang Mayo. Hanggang doon sa Mayo, makikita na kung mayroong kita o lugi. Kaya mahaba pa, hindi pa natin alam. Kumbaga, ano pa ngayon. Sugal pa hanggang ngayon. Tuloy-tuloy pa rin yung laban. Opo. Pero we still hope for the best. At makapunta kami dyan sa inyo. Opo, welcome po kayo dito, madam, para makapasyakaw sa lupa kami. Opo. Maganda, magka nagpipitas. Pag, alam nyo, pag napipitas ka sa mangga, mararamdaman mo na maalis yung mga ano, kumbaga sulit na, sulit na pagpitas na. Pag nakita mo na yung mga ani mo, talagang yung ngiti ay nandun na. Opo. Masaya. Maraming salamat po, Tatay Danilo. Alam ko kinakabahan ka, pero tuloy-tuloy ang ating interview. Salamat. Maraming salamat po. Any parting word po sa mga kasamahan po natin? Ano po, talagang ano yan, huwag lang kakalimutan sa taas, magdasal para ano, mayroong biyaya na tayo, may biyaya tayong ano, paanin. Yan lang masasabi ko. Sipag lang po, saka dasal po para ang mangga natin, doon tayo nakadipindi na sa taas para yung kurikong malay natin dahil pag may-ari tayo ng Diyos eh, ilan tayo eh, para ano, meron ding ibigay sa atin. Yan lang po. Opo. Thank you po, Tatay Danilo. Yan. Okay, salamat din. Pasensya na, madam. Sa ano? Sir, salamat. Pasensya na. No worries po. Marami po kami natutunan sa inyo. Talagang na-inspire kami sa inyong istorya, Tatay. Maraming salamat po. Salamat Sir din po, madam. Sir Cassandra, thank you din po sa pagsama. Hanggang sa muli sa ating mga manonood. Dito po ang mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo.